Hi, welcome to Green Fans. Yes! Special episode. Very special. And we have magandang gabi. We have the new Salle Green Archers head coach. And the new! And the new! Coach Louie! Woo! And the new! Evening. Let's get to know our new coach. Salamat sa Not everyone knows merong LaSalle connection going back to your family. Baka you can tell us about that. Yeah, my dad is alumni of LaSalle, batch 69. Mm. Nice batch. 69. Yeah. Actually, he coach also for Sobel. During the time nila, Jason Webb, nila Gabby Queen, nila Juno, coach Juno. Tapos, ayun. Yeah, Patricia. My youngest sister, naglaro siya sa LaSalle for sa taekwondo event. Actually, the whole family talaga into sports. Yung doon kami binuhay ng father. So, anong feeling mo na ngayon, coach, na you're the head coach of LaSalle, coming from that kind of background? Siyempre, I feel proud. Tapos, everything naman eh. Kasi when my dad passed away, I told him I'm gonna continue kung anong ginagawa niya before. To help out coaches and everything. Tapos, alam ko, dream niya rin na makapag-coach ako dun sa alma mater niya. And I know he's very happy na nandito na ako ngayon. Oh, kamerin coach. Oh, kamerin! Happy kami, sumipot ko. Kasi nung una, hindi ko eh. Kasi last minute, kabado ko. Pala treatment eh. What do you want to know about coach? Ate, ako coach naman, ang siguro sa akin is ang background mo personally, varsity bago ka nag venture into coaching si background naglaro kung saan naglaro ng college or high school or if nag pro ka ba para lang din maging yung mentor mo nasa list ko rin consistent siya. Coach Binky, I nag-TV ako sa San Bela. Tapos, pero before that pa kasi, I was really exposed to coaching already. Mahilig talaga ako dun sa basketball. Then, my dad, being the Secretary General of the Basketball Coaches of the Philippines, every time na may dumarating na foreign coaches, lagi akong nandun. So, from doon, exposed ka na. Oo, na-exposed na ako. Siyempre, pag-organize and everything. Tapos, I always listen. Then, dumating na nga yung time na nung tinulungan niya yung letran for Coach Louie Alas to be the head coach yan, lumipat na ako ng letran. So then, I was a student, tapos nagpo-coach na rin ako. Okay. Then after a year, Louie Alas left. Si Coach Binky na. Ayun, doon na, Coach Binky molded me talaga sobra. Baga, whatever natutunan niya kay Coach Ron during yung stay niya sa San Miguel, talagang in-impart niya lahat sa akin yun na hanggang sa makita ko na, matutunan ko na lahat kung ano yung meron siya. Kaya, yun, yung hard work sa pag-coach, yung spending time sa videos, kung paano pag-aaral yung opponent, naging magandang foundation yun sa coaching ko. Do you believe in basketball? Oh, sure, we're talking about it. I think si Louie may question too. Coach, ano ang iyong favorite na position
Saan? Point guard. Point guard. Point guard. Point guard. Role player talaga. I'm a shooting guard, but doon ako more offense talaga. Okay. More on defense talaga. Kasi I feel talaga yung ganun palang ano, na doon ko matutulungan yung team ko eh. Kumbaga, it's all effort, it's nandun lahat eh. So, ayun, shooting guard, tapos, but I play more. At saka nga mo na expose ka rin sa mga foreign coaches, diba? Sa mga meeting-meeting. Ay, kaya pala madali mong natalo si Barbie nung isang tapo. Partida, wala pa si Jeron doon. Wala pa si Jeron, wala pa sa mga natin. 1-0 na kayo eh. Comment ko na lang na anong record ni coaches 1-1. Alin, alin? Yung record ni Coach Louie as a head coach. Ang record ko is 1-1. Isa lang ay sa EYA. Yeah, oo. Oh. Then siguro, when I took over Alvin, when he was... Suspended siya. During half of the game against UE. Ani actually coach kahit naman nung pre-season ginawa na niya yun sa TIP. Ano naman si Coach Shot na si Coach Glenn? Pero, tignan natin kung may ganong moment si Coach Louie pag... Bakitin ko nga rin pala, eh, nabalitaan ko no, na binigyan na pala kayo ng honorary lifetime. Lifetime, ha? $3.5 million! $3.5 million! Sa Green Hills! Sa Green Hills! Baka pwede i-adapt. Tsaka yung cluster mo. So, pwede magpa-sponsor. Wala rin po kasi akong cluster ngayon. Hindi, may cluster ka na. Cluster sex. Cluster X. So, coach, some coaches have their own identity in terms of coaching style. Do you have your own? So siguro sisimulan ko muna yun kasi when I met with the team last week, ang sabi ko sa kanila, I explained kung sa kanila kung ano yung gusto ko. I told them it's not be the best. I told them it's be the best at getting better. That's what I want. Kumbaga, it's as long as we improve every day kasi ayun yung unang tinanong ko eh. Ano ba yung mga ginawa nating tama last year? Ano ba yung mga ginawa nating mali? Tapos, on both sides, kailangan i-improve natin pareho yun. The reason for that, kasi doon magsisimula yung gagawin ko sa kanila. Kumbaga, ang gusto ko sa team natin this year, a team that's built ng yun, magkakasama, maganda yung samahan, may nagtitiwala sila sa isa't isa. Tapos, yung they would play for each other. Kasi I believe na kung ganun yung mag-isa-sacrifice mo talaga yung sarili mong gusto para doon sa para sa team mo or para sa lahat, mas magiging maganda yung resulta. Any more? Any more questions? Any more questions from the floor? I've got to know Coach Louie. Yes. Now, in our next episode, stay tuned as we talk about
his plan for the Salle Green Archers team. Yep. Alright, so tune in for our next episode. Green fan saying, Adios, Salle!